Hello mga mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ng math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang topic pa rin natin ay tungkol sa operations on functions pero igaguide ko naman kayo dun sa second part ng activity ninyo, which is, let's simplify ata yung title. Pero bago ko simulan ang video tutorial na ito, siguraduhin na muna mga anak ko, please naman, pindutin na dyan ang like button. O wag nang ipagkait kay Teacher Maria yung like na yan. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin nyo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay mga anak ko ha, baka mukha lang makapareho yung given natin, pero hindi ha, may mga binago akong numbers dyan. Sundan nyo lang yung procedure and intindihin kung paano and kayang-kaya nyong sagutan yan. Okay, let's start with number 1. We have m minus p of x. Diba, pag subtraction, we have there, oh wait lang ha, yung ballpen ko. We have there m of x, okay, minus p of x. Sino ba si m of x? We have there 2x minus 1. Okay, minus, we have 2x squared plus 7x minus 4. Okay, para ma-minus yan, i-distribute nyo to. Diba KCC tayo, binabago din naman natin yung sign nung ating subtrahend. So, we have here 2x minus 1 minus 2x squared minus 7x minus 4. Okay, then let's try. Ano ang pwede natin? I-arrange natin ha, sa habang sinusolve. So, start tayo with negative 2x squared kasi siya yung may pinakamalaking degree. And then we have 2x minus 7x. Ilan yan? That's negative 5x, correct? 2 minus 7 is negative 5, and then x. And then negative 1 minus 4, so that's negative 1 minus 4, KCC. Keep change and change, so you have negative 5. Okay, and then we have this one. Ayan na. Now for number 2, we have p of 4, m of 2, and h of 1. So p of 4, p of 4, lahat ng x ni p, papalitan natin ng 4. So, you have 2 times 4 squared plus 7 times 4 minus 4. Okay, so you have 2, what is 4 squared? That is 4 times 4, 16. Plus 7 times 4, 28 minus 4. Okay, we have 32 plus 28 minus 4. What is 32 plus 28? This is 1. 360 minus 4, you have 56. That's p of 4 pa lang ha. Eh, how about m of 2? M of 2 is 2 times 2 minus 1. Okay, dito muna lang naman isa substitute yung 2. So, 2 times 2 is 4 minus 1, and that's 3. Okay, so hindi pa tayo tapos kasi may h of 1 pa. So, h of 1 is equal to, ano yan? Ito yun, di ba? So, 1 plus 2, 1 plus 2 over, tama ba ako dito? 1 plus 2 over, ano to? 1 minus 4. 1 minus 4. So, 1 plus 2 is 3, and then 1 minus 4 is negative 3. 3 divided by negative 3 is negative 1. And then, we can perform na. P of 4, kasi add, di ba? So, 56, lagay ko dito. 56 plus 3 minus 1. Tama. I-add natin yung P of 4, 56 plus 3, that's 59. Minus 1 for H of 1, diba? Minus H of 1 yun, diba? Ayan. So, let 59 minus 1, that's 58. So, the answer is 58. Okay? Now, we have M of X and P of X. Okay, ang m of x natin ay 2x minus 1. Ang p of x natin ay 2x, ay sorry, hindi nyo na nakikita. May nakaharang. 2x squared, sorry, plus 7x minus 4. Medyo mahirap mag-record mga anak. Inuubo ko, pinipilit ko lang hindi maubo ha. Sana mawala na tong ubo ni Teacher Maria.
Okay, so yung tinuro ko dun sa unang-una nating video kung paano tayo mag-factor, ipa-factor kasi natin to para malaman natin kung ano ba yung pwede nating ma-cancel. So 2x squared plus 7x minus 4, let's use the slide and divide method. So i-multiply muna natin ito para mawala ito. So we have x squared plus 7x and then minus 2 times 4, 8. Mas madali kasi mag-factor kapag walang number ang katabi ng ating quadratic term, ha? So pwede na tayo mag-factor. So we have x and then x. Anong factors ni 8 na kapag may minus natin dahil negative to ay 7 ang magiging answer. We have 1 and 8 kasi 1 times 8 is 8. Oy, mawala. 8. And then, ba't ganon? Wait lang. So, we have 8 yun, di ba, na nawala kanina. Ewan ko bakit nawawala yung mga sinusulat ko. Ayan, hindi na. So, ano ang sign natin? Dahil negative to, ibig sabihin magkaiba yung sign. Pero look at the middle term. Dahil positive to, ibig sabihin yung mataas na number, positive. And then negative. And then we divide. Kasi nag-multiply tayo ng 2, i-divide natin 2 by 2, i-divide natin 2 by 2. So, ang final factor natin ay ano? Dahil hindi to pwedeng i-divide, kaya nga slide and divide. Divide and slide. Pag hindi ma-divide, slide mo siya. Okay? So, 2 times x, you have 2x minus 1. And then, yung isa naman ay 8 divided by 2 is 4. So, x plus 4. So, yun na yung gagamitin natin dito. Ayan, kaya magkakaroon tayo ng 2x minus 1. Ito yun. Over yung factors nito, yung sinolve natin, ito yun. Which is 2x minus 1. And then, x plus 4. Okay? So, may pwede bang ma-cancel? Kitang-kita meron. Okay? So, hindi ibig sabihin na cancel at wala nang nakalagay sa numerator ay 0 na yan, ha? It means 1 na lang yung nasa taas natin. 1 over x plus 4. Okay, hindi 0, ha? Hindi x plus 4 lang. Ibig kasing sabihin ito, na-cancel ito, ito ay 1, ito ay 1. Okay? Kaya lang yung 1 dito, pag dinimes mo kay x plus 4 siya. So, itong 1 na to will stay at the numerator. Okay, now let's go to number, ano to, letter B. Ah, this is letter B, but I know, number 4. We have here that p of x equals to 2x squared plus 7x. Ah, hindi. Ito pa rin yung given. Kaya lang nilagay ko na para hindi na ako taas, baba, taas, baba. Okay. So, paano ang gagawin natin dito? So, yung x daw natin ay magiging x plus 1 para sa p of x. Kaya itong maging mga itong x na to, magiging x plus 1 yan. So, you will have here 2 times x plus 1 squared plus 7x minus 4. O, expand lang natin to 2 times x plus 1, x plus 1. Times yun, ha? Parang 2 squared is 2 times 2. So, ito x plus 1 times x plus 1. Plus 7x minus 4. So, 2 times, ilan to? Foil natin, x squared. 1 times x is 1x, and then x times 1 is 1x also, or x din. I-add na natin sila kasi positive-positive naman yan. Kaya magkakaroon ka ng 2x, and then 1 times 1 is 1, plus 7x minus 4. O, i-arrange na natin. I know, hindi pala i-arrange. Dahil ito ay naka-parenthesis yan, mga anak, ha, yung answer natin. Kasi nasa labas yung 2 natin. I-distribute muna natin siya. So, we have 2x squared plus 2 times 2 is 4x plus 2 times 1 is 2 plus 7x minus 4. And then, pagsamahin na yung mga pwedeng pagsamahin dahil wala namang x squared na iba dyan, kundi siya lang, di 2x squared na yan, copy lang. Ito, 4x plus 7x, ilan? 4 plus 7 is 11x. And then, 2 minus 4, that's negative 2. And we're done! For number 5, we have P of 4 minus 3 of M of 2, ha? So, substitute lang muna natin ito. So, P of 4 is equal to, yung 4 sa substitute sa mga X, ha? 2 times 4 squared plus 7 times 4 minus 4. Dito yon, ha? Yung mga X pinalitan ng 4. So, 2, 4 squared is 16, plus 28 minus 4. 16 times 2 is how many? 32.
Halo, parang nasagutan na natin ito kanina. Plus 28, minus 4. 10 carry 1, 60. Oo nga, no? Minus 4. And that's 56. Okay. Now, paano yung ito? M of 2 muna. Kasi nakalagay dyan, 3 of M of 2. So, ang gawin na muna natin, yung M of 2 muna. Oh, what is M of 2? Yung M natin ay 2x minus 1. So, yung x natin magiging 2. 2 times 2 minus 1. So, that's 2 times 2. How many? 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. And then, magiging 3. 3 times 3 na siya. Kasi yung M of 2 nyo ay 3 na siya. So, what's 3 times 3? 9. And then, yung operation natin, P of 4 minus 3 of M of 2, that's 56, minus 9. 56 minus 9, ilan yan? So, 40, ilan? 7? 47 ba? Okay, now, let's have, eto yung nasa baba. Given the following 5x minus 2, oh, yan, basta hindi ko nababasahin. Determine the following functions. Yung iba madadali lang naman eh. Explain ko pa ba? O yung may hirap na lang. So, we have here m of x plus n of x. Para lang yung 5x minus 2. And then, plus, ano yung n? X plus 5. Oh, so, 5 plus x is 6x. Negative 2 plus 5 is positive 3. Oh, yun na yun. And then, m and n. So, 5x minus 2. Times, ilan to? Yung n ay x plus 5. Foil lang tayo, ha? 5x times x is 5x squared. Negative 2 times x is negative 2x. 5x times 5 is positive 25x. And then, negative 10. Negative 10. Negative 2 times 5 is negative 10. Nasabi ko na tuloy yung sagot. So, ilan to? This is 5x squared. Negative 2 plus 25, that's positive 23x minus 10. O, ganun lang dyan sa multiplication. Ah, shortcut na lang itong sinasabi ko. Sa number 3, that's n minus c. Teka, I need space. So, n minus c, we have x plus 5 minus, ano yung c natin? 5x squared plus 28x minus 12. Hindi kayo basta-basta magba-minus, ha? Distribute nyo to. So, magiging x plus 5 minus 5x squared minus 28x plus 12. Okay, ano na magiging final answer natin dyan? So, 90 negative 5x squared x minus 28x, that's how many? Negative 27x. Tama. Galing ah. How about 5 plus 12? That's 17. Okay. Now, paano itong 4? C divided by M. C divided by M. So, magpa-factor tayo dito ha. We have 5x squared plus 28x minus 12 over yung M mo na 5x minus 2. Okay, so paano gagawin natin dyan? Very short lang to ha, para alam nyong tama na yung ginagawa nyo. Okay, so factors niya, diba 5x squared plus 28x minus 12, yan. So slide and divide tayo, times lang muna natin to para mabilis tayo mag-factor. So x squared plus 28x minus 5 times 12 is 60. Ano yung factors ni 60 na magbibigay ng 28? Ano-ano ba mga factors nito? We have 1 times 60. We have 3 times 20. We have, ano pa ba? 2 times 30. Oh. So, obviously, eto, di ba? Kasi 30 minus 2 is 28. So, you will have here x and 2 and then x and 30. Negative nga to, so magkaiba yung sign, pero looking at the middle term, sinasabi nito na yung malaking number positive. So, this is positive, this is negative. Wait, there's more, dahil nag-multiply tayo ng 5, i-divide natin siya by 5 para bumalik tayo sa dati. Dahil hindi pwede, slide, so 5x minus 2, and then yung isa naman ay x plus 30 divided by 5 is 6. So, you will have here now, yung katumbas nito ay eto na. So, 5x minus 2 times x plus 6, and that is over 5x minus 2. So, cancel lang to. Ang matitira na lang dyan ay x plus 6. Okay. So, next number 5.
Composition to, di ba? So, yung n, n of x papasok kay m. Ulit, ha? Teka, copy natin sa baba to para hindi tayo palik ng panik. Hirap makita, eh. O, ayan. So, ngayon, panik natin to. Ay, sorry. Isa lang. Ayaw. O, sige. Excuse me. We have here, so, n of x. So, ito ay m of n of x. Okay? So, ang n of x natin ay ito. Ipapasok natin to dito sa x ni m. Okay? Kaya magiging m of n of x is equal to half 5 times yung x niya magiging x plus 5. Ah. X plus 5 minus 2. O, multiply 5x plus 25 minus 2. What is 25 minus 2? That's 23. So, minus 20, ano, plus 23. 25 minus 2 is 23. Positive ha, kasi mas mataas tong positive natin. Okay, next, number 6. O, konti na lang tayo ha. We have here negative 3. Si C daw ay magiging negative 3. Asan si C? Alang haba naman to. Okay, so magiging ano to? N of C of negative 3. Kaya si negative 3, ay ano muna natin siya. C of negative 3, that is, what is that? 5 times negative 3 squared. 5 times negative 3 squared. And then, plus 28 times negative 3 minus 12. Okay, so we will have here 5 times 9 plus, what is 28 times 3? Aha, this is 24, carry 2, 3, 6, 7, 8, 84. Pero dapat ang sign niya ay negative na ha. Kasi positive times negative is negative. So, we have here, ala na, ayan na naman siya, negative 24 minus 12. Okay, what is 5 times 9? 45 minus 24 minus 12. Okay, 45 minus 24 is what? That's 21, diba? Minus 12, ilan to? Ilan nga? So, that's 9. Okay, and last one, m of 2. Okay, so si 2 is, substitute muna natin kay m. So, that's 5x. Teka lang. M of 2 is 5x plus 4 yan, diba? So, magiging 5 times 2 plus a 4. So, that's 10 plus a 4 and that's 14. Tapos, ngayon, magiging M of 14 na yan. Ha? Ito, yung M of 2 natin, ang katumbas na yan ay M of 14. Kaya, magiging, ano na siya, 5 times a 14 plus a 4. Pero, yung gagamitin mo pala, yung equation ni M. So, 14 times 5, 20, carry 2, 5, 70. 70 plus 4, that's how many? 74. Tapos, yun naman ay magiging n of 74. So, tatlong beses ka substitute. Ano ba ang n? Ang n ay x plus 5. So, dahil yun ay x plus 5, so 74 plus 5, that's a 79. Okay, ayan mga anak ko, sana natutunan nyo ang video na ito. At sana i-share nyo sa mga classmates nyo. At kung natutunan nga at i-guide ko kayo, please i-comment yan sa ating comment section ha. Mga anak ko, ang mga comments nyo ay sobrang mahalaga para ma-upit tong video na ito. At makita din naman siya ng iba. Kaya huwag kayong aalis dito nang hindi nagko-comment. At please i-share sa mga classmates. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!